Hello, magandang morning po sa ating lahat. So today po ay araw po ng So ngayon ay December 15. So yan, December 15 na po. Holiday na, malapit na ang holiday. 10 days na lang to go, holiday na. Yan, mag-New Year na po. So baka po sarado tayo ng December 26 to New Year. Ayan. So meron tayo dito yung job. Ito siya guys. This is from Legazpi City. Yan, from Legazpi. So, edit natin ang ating address. Legazpi City. So, galing po ito ng, ano, Bicol Region. Ayan, so hindi natin alam kung saan sa Bicol. So, hindi pa siya nabubuksan. Medyo kopi siya. Yung box. Siguro nadagaanan sa LBC. Okay. So, yan yung pila ng repair. 438. May pangalan. So, okay. I cannot show the name. The number pala. So, okay lang makita yung pangalan. Wag lang yung cellphone number. Kasi usong-uso ngayon yung ano eh, mga text spam. Text spammer. Dami. Dami ng text na nag-iis. Sa akin, dami nagte-text. Mga text spammer. Wala nang ginawa. Nanalo ka ganito, winner ka. Winner daw ako. Hindi ko naman natatanggap yung aking napanalunan. At gusto, magbayad pa ako ng halaga bago makuha. May attorney pa. Astig. Pero hindi libre ang attorney, may bayad. Dapat pag nanalo, walang bayad. Wala na akong gagastusin. Kaya nga nanalo eh. Ang ginagawa ng mga spammer talagang ayan, magpadala ng pera para maklaim ang napanalunan. Ayan, napanalunang walang halaga. Daming balot ah. Yan. So, this is a Galax 1650 4GB DDR5 po siya. So, ano kaya yung problem nito? So, edit natin. Yung ating nakaraang repair ay MSI kahapon yan. So, okay na yan. Okay, na-ship maaari dito siya na sa may-ari. Payment na lang kulang. Galax. This is 1650 4GB. DDR5 lang siya. DDR5, yeah. So, let's see what happened. So, check ko lang guys yung chat niya. So, ang pila ng repair natin ay
438 pila ng repair. So, 438. Ano pangalan niya? Sir Frederick Spartinis. Frederick lang yung nakalagay dito. Spartinis Frederick. Okay. So, ang problem nito, problem nito. Pagkatapos mag-on, ilang seconds, mga off na po. Ah, okay. May display siya. Tapos, pagka ilang seconds na nag-off na. Yan, address na bigay ako. Salamat po. Ayan. Okay. So, ibig sabihin may display po ito. So, tingnan natin kung may display. Yun kasi ang sabi. Baka naman kasi. Dati yun. Minsan kasi, dati pa. So, ngayon, walang display. So, tingnan natin. So, dati pa kasi yung sinasabi nila, baka ngayon walang display. So, 12 volts. So, not shorted naman. Okay, external lang siya. Okay. Just plug natin. On natin. On. So, let's power on. Yan. Pan-spinning. So, bench natin. Nasa kabila. Ayan. So, may display siya, guys. So, problem daw na nag-off. So, inspection muna natin yung board. So, off natin. Maka... kasi yun ang nakasabi, may display siya para nag-off. Okay. Check na natin. Microscope. Okay, waiting pa yung payment nitong isa. Microscope. Okay. Ano to? Ah, so, bali nilinis na ito, guys. So, base nakikita ko dito, galing siya sa dumi, dinilinis. Ayun, crack yung capacitor niya. May crack dito. Itong isa na to. So, baka ito yung nagiging cause. Pag uminit siya. Or nadali lang. Crack siya. Galing siya sa dumi, tapos nilinis. Namamatay. So, data lines yung may crack na kapasitor. So, nilinis na ito. Malinis na po siya ng may-ari siguro or technicians, I don't know.
Ayan lang na. Ito may corrosion siya, kulay green. So malinis na kasi po siya, oh, mapapansin niyo. Talagang fully clean siya. Ayan, oh. Pero yung mga pyesa, halata yung mga hinang na nagkaroon siya ng mga ano, lupa. Ayan siya. Check natin sa loob. Buksan natin siya. Wow. Ha? Okay. So, meron lang ako dito napansin. Mali po ang ginamit na thermal pad. Yan. So, possible nito na damage yung kanyang ayan, mali siya. Malalim yung buo ng thermal pad. So, possible nito na damage yung mga biram niya. So, nagre-thermal siya. Pero mali siya, guys. Ayan, mapansin nyo naman yung... Ayan, o. Gano siya kalalim. Ayan, o. Diba? Kung gano kalalim yung inilapat ng kanyang ano, ng kanyang memory. So, madadamage po yung memory niyan, guys, pag ganyan. So, mali na paglagay ng thermal pad. Ayan. So, ito rin, mapansin nyo yung kanyang ano. Ito kasi yung tornilyuhan, kung mapapansin nyo siya. Ayan, no. Yung pagkakalagay. Diba? Bakat na bakat. No. Kasi, pinantay dito. Pero kung titingnan mo kasi andito sa tornilyuhan, hindi yan pantay. Nakaulbok yung MOSFET eh. Ayan o. Sa tornilyuhan. Sa PCB na lang o. Nakaangat yung MOSFET kasi o. Ganon din dito. Yung ano. Yung BE memory. Yung memory niya. Pantay lang sa GPU chip. Ayan. Pantay lang. Tapos kung iaano mo naman yung kanyang. Yung kanyang space. Sa between. Itong ano. Spacer. Ayan o, sa VRAM, sa PCB. Di ba? So, mali yung pag ano. Possible nito, damage yung kanyang ano. Madadamage yung kanyang tinatawag na memory. So, may maling ginawa. So, may nakalagay pa ditong ano ba ito, date? Ay, hindi. Mahala ako date. So, inspection natin. Mali yung ginamit na paraan. So, ang ginamit na thermal pad ay I think this is 1 mm. Pero ang dapat na ilalagay dito is 0.5 mm. Okay? Basahin ko nga yung inalita ng may-ari. So, yun lang naman eh. From Bicol Albay. So, Bicol Albay yung may-ari. Nakalagay dito eh. Yun lang naman. Kasi kung ilan seconds po nag-o-off, ibig sabihin yan, may mali po talaga. Nag-o-overheat po yan pag ganyan. So, ang isang main issue niyan, nakaangat yung GPU chip. So, kayo po, mapansin nyo yung pagkakalagay ng thermal paste. Oh. Mali-mali din talaga. So, gagawin it natin dyan. Lilinisin na natin yung kasama na linis. Para isahang ano na. So, wala akong nakikita ng ano, ibang issue dyan.
base sa sinasabi na may display, nag-off siya ng minutes. So, kung ngayon, pinaka-best solution lang dyan. So, yun lang nabibidyohan natin. Yung best solution. So, i-apply yung tamang thermal pad. Okay? 0.5. So, hindi siya point, ano. So, yan. So, yun yung mali dito. Okay? So, lilinisin natin ito siya, guys. Pakita ko na lang sa inyo. Kasi ito lang yung issue na kailangan i-resolve at ipakita natin sa video ito. Okay? So, yan. Usapang thermal pad space. Thermal pad thickness. Yan. So, and then, nilinis na eh. Malinis naman na yung likod eh. Mapansin naman natin. Kita sa microscope eh. Yan. So, usapang thermal pad. So, inspection lang natin dito. Baka mayroon dito yung failure. Usapang thermal pad. So, wala ko ibang nakikita. Ito may nangyayari guys sa ano? Sa thermal paste. Mukha na tong. So, ganun talaga pag walang experience. Pati ito, nag-damage-damage. Yan. So, kikita natin siya. Tapos, itong narito sa likod, yung may crack na isang data lines. Yan. So, I think, nagas, ano lang to, nagasgas. Mishandle to. Kasi, pansin yung mga katabi kasi, may mga scratch siya eh. So, nagasgas siya. Papalitan natin yung isa na yan. So, 4GB to eh. Yan. Tanggalin muna natin yung thermal paste. Bali, dikit pa yan sa aking kamay. So, yan lang yung issue nito. Pail lang. So, failing siya. Failing sa ano? Ayan. Failing. Thickness ang tawag. Tapos, sukatin natin, guys. Pakita ko sa inyo yung thickness. Wala na akong tissue. So, ginagamit kong tissue yung pangkainan. Sa kainan ng sa restaurant. Wala na, ubos na. Nagamit ko yan sa pangtuyo-tuyo. So, yan. Wala naman sigurong damage yung ano, chip. Silipin ko nga. So, latest version pa ito. Latest version na guys ng chip siya. Latest now. TU117 na siya. Ayan, latest version na siya. Kaya lang, yung napansin ko lang doon sa chip, puro vacant siya. So, check natin. Ito yung chip ko dito. Puro vacant siya. Ah, okay. Sadyang may vacant. Visit lang sa functions. So, vacant talaga doon. So, good itong chip na to. Hinapikopyahan natin. So, ayan. So, dito na. Linisin. Anahin natin itong isang ano. Palitan natin yun. May crack. So, papalitan natin yung pwede ko naman pala siya guys. Hindi lagyan ng ano. Ng Sugalax.
Alam ko, pwede yata itong walang ano eh. Kasi wala naman nakalagay dito na design. Pero I'm not sure. Pero ano siya exact. Tapos tanggalin ko lang itong ano. Ah, meron. So, meron nga pala siyang nakalagay na ano. May ano talaga, thermal pad talaga. So, mali lang ang paglalagay nung. So, yan. Pero hindi sa MOSFET, hindi na natin siya papalitan. Kasi napirat naman na siya eh. Hindi naman masisira ang MOSFET kapag naglagay ka ng thermal pad. Hindi yan magkakrak. Yung ganitong klase ng MOSFET. Yan. Hindi yan magkakrak sa thermal pad. Ito, matitigas yan eh. Pero yung malalapad na kagaya nito, yan, magkakrak po yan sa thermal pad. Yung mga IC na malalaki, magkakrak yan sa thermal pad. Yung mga maraming paa sa ilalim. Yung mga klase. Kasi ganito yan eh. Ganito ang design kasi yan. Kaya magkakrak. Ganito kasi ang ilalim yun, no? Yan. Hindi siya maganda. Madadamage. Pero dito, sa mga sinaunang MOSFET na ganito, okay lang yan. Ito, magkakrak to eh. Yung kantuhan. Delikado yan dyan. Magkakrak yung mga kanto. Magkakaroon ng scratch. So, ito, okay lang to eh. Thermal pad. So, dito lang sa VRAM yung lalagyan natin. So, lilinisin lang. Lilinisin ko lang siya, guys. Lilinisin lang natin. I think nalinis na nga siya eh. Ano nga gagawin ko dito? Nalinis naman na pala siya. Ang gagawin na lang natin ay thermal pad na lang pala. So, hindi na pala tayo. Tsaka dito pa pala. Malinis na siya guys. Hindi na kailangan linisin pala. It's fully clean. So, papalitan na lang natin siya ng data lines. Data lines capacitor. So, Galax yan. Kuha ko dito sa Galax. Galax dito. Okay. Kuha tayo Galax. Tanggalin na natin yan. Nag-crack siya. Crack na yung dulo. Yan. Dito na tayo kama sa dulo. Laglag pa. Ayan. So, madali lang siyang tanggalin kapag nag-apply ka ng ano, low melt solder. So, ayan. Nalagay na natin. So, apply natin siya ng bagong thermal pad.
Correct thermal pad. So, i-ano natin yung correct na thermal pad. Okay? So, gagamitan natin ng pangsukat kung hindi kaya ng mata at hindi kaya ng tansya-tansya. So, 0.5. Yan, 0.5. Liktad. Diba yan? Ayan, 0.5. So, hindi masyado mag-focus si camera eh. Ayan. So, i-apply lang. Ano lang natin yan. May panukat tayo, guys. Pero kung wala kang panukat, pwede mo naman yung tansyahin eh. Ayan o. Yung thickness ng memory. Ayan. Oh. So, mapansin nyo, may tornilyo yan dyan. Saan ba? Maganda si Patin. Yan o. So, yan. Sakto lang siya. Pero pag nilagay mo kasi yung 1mm. Asan na yung 1mm natin? Yung 1mm natin. Yan. 1mm. 1. Masyado siyang mataba. Tayo natin. Papasok naman yan. Kaya lang aangat siya. Ayan o. Tumatama dun sa memory. Diba? Kasi masyado siyang mataba. 1mm. Ayan o. Kaya siya nag-shutdown eh. Samantala pag ito yung nilagay natin, hindi siya tumatama sa ano, yung kanyang 0.5. Hindi siya tumatama. Oh, lusot na lusot. Oh. Oh, lusot. Sa ilalim. Diba? Yun, siya, yun dapat. Yun ang tama. Kung hindi kaya sa pagkaniba, nilagay mo, tapos pansin mo, ay nakaangat itong ano na to. Yan, ito. So, ibig sabihin, mali yung thermal pad. Palitan. Huwag ipilit. Pag pinilit kasi, ganun yung mangyayari talaga. May ano yan, marami na ako na-repair na ganyan na namamatay yung copy, yung kanyang display, video card. Kasi ano talaga yan. Meron nga ako niya na-repair eh. Ano siya? RTX siya na RTX 3080 gigabyte. Cooler ano siya? Black yung ano yun? Cooler black ba yun? Tawag doon. Yung nilalagyan siya ng ano, cooler black na transparent tas may ilaw. Yun, mamahaling video card guys. Ang bilhin ng customer ay 90,000. Yun, namamatay lang yun. Dahil lang sa maling paglalagay ng thermal pad. Ayan. So, wala nga problema sa kanya eh. Charge, yung bayad, kung magkabayad siya 5,000. See? Magbabayad siya kahit 5,000 eh. Magawa lang yung ano. Kasi mali yung ano niya eh. Yung GPU chip niya. May vlog tayo nito eh. Nandun sa ating YouTube channel. Yung GPU chip niya. Hindi mo lang niya napansin. May thermal paste. Yung GPU chip. Kapal-kapal ng thermal paste nilagay niya. Pag lagay niya ganyan. Hindi niya lang napansin. Tinanggal niya. Walang thermal paste dun sa heatsink. So, yun siya. Ayan. So, ito. Malalaman natin yan yung result nito kung namamatay talaga. Eh, ganyan. Baka na-damage yung... Ang masama kasi nito. Na-damage yung memory. Yung mapansin nyo, pag nagkaroon kasi ng ganong kalaking thickness na press masyado, madadamage po yung memory. Yeah, damage kasi nyan, ano eh. Either yung balls niya na pirat, nag-short sa kapwa, nagdikit, eh, mamatay talaga siya. Eh, hindi ngayon, hindi naman natin mahuhula kung alin dun sa apat or else na palitan siya or tanggalin man natin siya, i-remove kung shorted na siya or nagkaroon na siya ng ohms damage. So, hindi natin alam. Magpapalit pa rin tayo ng parang mangyayari, hula-hula tayo pa ganyan. Yan. Pero pag tinester naman niya, napapansin naman. Kaya lang, yun nga lang, tatanggalin siya lahat. Ang hirap, ang hula. Yun, pag ganun. Or baka na-damage na rin yung GPU chip. Kasi kaso shutdown ka, papatay, pinipilit, pinubuhay. Dahil ano, baka umangat na yung balls. Ay, apat. Tapos kung ito pa, tatanggalin. So, 4GB lang siya. So, it's too expensive to repair. Diba? So, yan. So, ang gagawin natin dyan, ay, ganito na lang. Yeah. Meron naman tayong, ano, ilalagyan natin siya ng thermal pad. So, i-charge sa atin sa customer, syempre. Okay, ito yung thermal pad natin. So, Arctic. This is Arctic thermal pad.
natin. Ayan, 0.5 yung gamitin natin. 0.5. Ito tayo sa 0.5. Lagyan natin. Apat na piraso yung thermal pad. So, medyo mahal ang thermal pad, guys. Huwag nyo tipirin yung video card nyo. Alam ko, ano yung nasa 400? Nasa 400 yung thermal pad. Na pwede nyo gamitin dito. 400 yung price. Sa Shopee yun ha. Siyempre, hindi kasama yung shipping. Shipping pen, guys. Hindi kasama yung shipping. Ano? Baka shipping pa niya. Hindi, 160. Depende kasi sa ano eh. Saan ang ruler? Baby, yung ruler mo? Nasaan ang ruler? Yung ruler? Saan? Wala dito. Ayun. So, andito yung ruler. Pangsukat natin. So, ito yung pangsukat ko eh. Kasi, ikakat ko siya. 1mm kasi siya. 1mm bang... Ito yung size ng VRAM. Yan. So, lagi natin yung ginagawa. Okay. So, ayan siya. Oo. Oh. Bakit? Taka ka pa? Ay, late ka na. Kasama mo si Atino pag samba maya. Asan na yung memory? Nawala yung memory natin. Saan ko nilagay yung memory kanina? Hindi ko na alam kung nasa pala kaya. Pagsukat, guys. Sukatin lang natin siya yung memory. Ayan, yan yung height niya. Haba niya. Kasi kakat ko lang naman siya. Ito yung pinakamagandang paraan. Pagka-cut. Yan. So, hindi mo kailangan gamitin lahat yung... Oo, sige. Tatlo. Then, apat. So, dito na natin siya ipatong. Madali lang naman ito ilagay. Medyo manipis lang siya. Yan. Manipis lang siya. Medyo mahirap-hirap siya ng konti. Kasi manipis. Yan. Yan. Yung 1mm, medyo madali-dali siyang ilagay. Kasi makapal-kapal. Yan.
nakadikit na. So, yan lang siya. Saan na nakalagay? Dito sa 0.mm. So, dalawa yan. So, bumili na ako. Nag-invest na tayo. So, nasa 4,000. 3,000 yata to. So, investment. So, yun nga lang. Tulog yung pera natin sa ganyan. Matutulog ang pera kapag nakaganon. So, alam may guide yata ito eh. Meron siyang GPU guide, plastic. Wala na siya. So, yung ganito siya. Wala na yung nakalagay dito. Hindi ito dito eh. Alam ko hindi ito. Kapit siya. Yan. Ito yung guide. GPU guide. Para hindi mag-crack yung ano niya. So, lagyan na natin. So, donate na natin sa customer yung guide. Para ano siya, tawag dito. Pag may guide ka kasing ganon, hindi siya masisira yung, ano tawag dito? Mag-update ka na lang. Mamaya pa, samba pa. Mamaya samba pa. So yan, lagyan natin ang ano? Thermal paste. Cooler Master. Gamit natin Cooler Master na thermal paste. Oh, yun yung mga dapat paglalagay ng ano, tamang thermal pad. Hindi kasi lahat ay literate eh, sa mga computer. Kaya, yung iba kasi, pinapanood lang sa YouTube. Ngayon, DIY tawag. Ayan. Dami nakakarating sa akin, pinare-refer sa akin eh. Mga DIY, mga accident. Nag-re-thermal lang daw, wala ng display. Ayun, merong sira, matuluyan. Yan. Lagyan natin dito. Pwede naman lagyan dito eh. Sige, tatapon ko din naman. Masasayang yung nakalagay sa lalagyan ko. So, hindi naman po kailangan lagyan ng marami. Kasi kagaya kanina, halos apaw na yung nakalagay dun sa pagbukas natin. Hindi naman kailangan lagyan ng marami. Ng maming thermal paste. Hindi naman magagamit lahat yan. Kakalat lang doon sa chip. Paglalagay, konti lang. So, yan lang siya. So yan, mabalik na natin siya. So, siguro, yung ginawa ng customer natin, nito, naglinis, tapos, ano siya, naglinis, di nagre-thermal. Yan. So, ito guys, okay lang ito, hindi palitan ng 1mm. So, ano pa naman to, bago pa ka naman kasi yung thermal pad niya, yung problema na sira-sira na lang din. Mali kasi yung nilagay. Ito naman, butas na yung ano, butas na, yung bumakat na yung kanyang MOSFET, kaya okay lang, hindi na i-remove. So, okay pa naman siya, hindi pa naman siya expired. So, yan. So, lagay na natin. Yeah. So, mapapansin nyo naman yan eh. Ito, ituturo ko sa inyo yung ano, yung pag-ano nyan mamaya.
kung paano mo siya malalaman na tapos pag ini-stress test mo siya in yung temperature niya kailangan 83 pababa lang siya. Hindi siya tataas dun. Yan. Kasi pag tumaas siya ng 84 pataas, either nakangat yung iyong heatsink sa GPU chip. Yun, ganun siya. Pa, yun kasi yung hindi alam ng iba eh. So, maraming ganun error. Human error tawag. So, nagtitipid sila, ayaw ipagawa sa technician. Kasi yun ang purpose ng ano na ng buhay ng tao eh. Halimbawa sa repair. Ano talaga? Technician, kaya may technician para gumawa ng mga para bayaran. Yan. Para gumawa ng iyong appliances. Ngayon, kung nagtitipid ka talaga, ayun nga lang. So, 50-50. Either masira or yan. Tapos yan. Pag nailagay nyo na guys, ano mo, natapos na tayo ilagay. Thermal pa, thermal paste. Mapansin nyo naman yan, may tornilyuhan dito. Tapos, mapansin nyo, yung nasa ilalim yan, magamat hindi nyo kita kasi smallest. So, mayroon dyan yung spacer. Kailangan nyo spacer, nakadikit dun sa PCB, dun sa heatsink. Yan. Yung kasi yung pinakapantay na factory default nya. Yan. Kailangan parehas. Yan. Pansin nyo. Silipin nyo lang. Makikita nyo naman. Yan. Dapat ganun siya. Same dito sa lahat ng tornilyohan ng heatsink. Yan. Yan. Kailangan. Dikit siya. Sabihin, paano ba natin makikita? So, madali naman. Kahit tantya mo nga lang eh. Kahit sa utak mo nga lang, matatantya mo na yan eh. Nare-render na yun ng utak. Kasi experience yun eh. Knowledge yun yung isang technician eh. Paano mo siya nalalaman kung ano o hindi. Yan. Doon tayo binabayaran. Sa experience, sa knowledge, sa talent. Yan. So, yan ngayon. I-stress test natin siya. So, ano natin doon sa kabila? Ito. Doon natin siya i-stress test. Nakasalang doon. As of now, yung kahapon. So, check natin yon kung may display. So, kasi malayo pa to eh. Ayan. So, continuation of prepare natin. Ayan siya. So, tingnan natin kung magdi-display. Yan yung kahapon. So, isasama lang natin. Kasi lumamig siya. Kasi malayo pa yan. Sikuhor City pa yan. Hindi ko alam kung saan yung Sikuhor. Hindi ako masyado familiar sa lugar na yun. Yan. So, power on natin siya. Kailangan mag-display siya. Yan. Pag may display, okay na yan. Good na yan. Ready to ship. Ayan, may display siya. Okay siya. Ito yung na-repair ko kahapon. So, nabot ng 3,800 dyan. So, 1070, 8GB. Yan yung inabot ng gastos. Kasi bagong palit po yun ng thermal pad. Kasi mahal din yung thermal pad. Kasi marami siya. Puro heatsink po yan. Heatsink yung VRAM. Heatsink yung kanyang mga MOSFET. Yun. So, okay lang naman sa customer. So, approved naman niya eh. Yan. Kaya, approve niya lahat ng charts. So, 8GB po siya. 256-bit. So, ganda po siya. Na-stress test ko na kahapon. Ang hagod niya sa temperature is 69 degrees Celsius lang. So, hanggang 83 yun eh. So, 69. So, napaka-lowest, napaka-baba, napaka-ganda. Laking tulong. So, MSI brand po siya. Ayan. So, may display siya. So, okay na siya. Ready to ship na yan. Ngayon tayo na lang ng payment ng customer. Magsisend na lang daw siya as of today. So, ngayon po ay December 15. Ayan. So, ito namang isa, iti-testing natin ngayon. Okay, shutdown natin. Yes. So, again, para sa mga technician. Yeah. Excuse me. Ayan, para kahit sa hindi mga technician. So, always, pagka just turn off your PC, wait nyo mag-stop lahat ng pan. Hindi lang ilaw, huwag kayong tumingin sa ilaw. Stop ng panang. Yan, pag nag-stop lahat ng pan, i-remove nyo po yung power ng hard disk. Lahat ng power ng hard disk. Yan. Hindi po yung ano ha, hindi yung cable lang ng hard disk, yung power po mismo. Power cable, hindi yung data cable. Okay? Ayan. So, ayan po yung likod niya, backplate. Maganda siya, may backplate po siya. So, ito na, good na tong isa na to, ready to ship back na. So, ayan. So, walang power yung hard disk para pag sinalpak nyo po yung inyong video card or memory, hindi masunog. Ayan. I-turn off nyo po yung ano, i-switch off nyo po.
Ayan. Ang mga gumagawa lang nung hindi nag-switch off ng power, yung mga eksperto. Ayan. Tayo, hindi na tayo nagtuturn off po nun. Kasi alam natin na exactly yung pagsalpak natin. Kaya wag nyo pong gagayahin yung mga eksperto. Tama yung mga eksperto lang ang gumagawa nun. Okay? So, gamitin natin ang HDMI. Ayan. Kahit medyo sira itong HDMI connector ko, pero okay lang yan. Ayan. So, saka natin siya ipapower. Okay? Yung power ko, wala akong switch button, kaya ako yung gumagamit ng screw. Kaya, hindi nyo kailangan gayahin. Mga eksperto lang gumagawa nun. Mga technician lamang. Ayan, may display siya. So, ngayon, saka natin siya isasalpak yung hard disk. Okay, to turn up ko lang yan. Tapos, sasalpak ko yung hard disk. Ayan. Na, tapos, okay na ba? Saka siya salpak yung power ng hard disk. Ayan, tapos, papower on ko siya. Ayan, stress test natin siya. So, maiksi lang naman yung oras natin. This is 47 minutes pa lang. Start kanina. Ayan. So, para malaman natin kung mag-work ng maayos. Okay? Pakihintay lang po na kaunti. Medyo hindi mabilis ang ating computer. Pero naka-SSD na po yan. SSD na gamit natin sa computer natin. Eh. Mabilis yan mag-power on. Pero yung dual core lang kasi yung ano natin, processor. Ayan. So, wait lang natin po yan. Magde-detect po yan. Ganyan, malaki ang ano. Ang Windows 10 po, hindi na kailangan i-install ang driver. So, pwede na ginagamit lang. Halimbawa, sa AMD, pwede rin naman kayo mag-install ng driver. Pero, base dun sa version, huwag kayo mag-ano ng hindi supported. Minsan kasi walang display kapag latest version yung nilagay nyo. Lalo't hindi na niya support ng GPU chip. Ayan. Then, open nyo yung device manager nyo. Makikita nyo naman. Pag hindi pa siya naka-install. Pero yan, as of now, waiting nyo lang yan. Mamaya magbo-black screen yan, tapos magwawala yung black screen. Yan, detected na siya. Magde-detect yung driver. Ayan, so, antayin lang natin po. Tapos, stress test natin. Lalabas na kasi po dyan yung sinasabi ng customer na namamatay. Yan, lalabas na yun. Antayin lang natin. Magde-detect naman yan kasi ito ay Windows 10. Pag nag-detect, saka natin i-open yung tech power up natin, yung pang-testing. Tayo-tayin lang natin. Nag-detect yan. So, Galax. So, yung ganitong mga version ng Galax, repairable ito, guys. Kumpara dun sa ibang brand na 1050 Ti series. Yan, yung mga palit, repairable din yan. Basta lahat, lagi na i-vlog natin at success repair. Yan, nag-black screen guys. Tapos pag ano yan, okay na yan, detected na. Yan. Yan, nakalagay dito. NVIDIA GTX 1650 series. So, latest version na yung GPU chip niya. Si open na natin yung pang-stress test. Yan, napansin natin yan. Stress test natin yan. Ngayon, doon natin malalaman kung mamamatay. Hindi kasi sabi niya, sa ilang seconds lang daw namamatay agad eh. So, check natin yung temperature. So, ayan. So, as of now, hindi ko mailapit guys yung camera. So, pasensya na kayo. Pero, as of now, sabihin ko na lang, 35 degrees Celsius yung ating temperature. So, stress test natin. Ayan. Run. So, check natin kung mamamatay. Ayan. Mapansin nyo yan. Kahit mga 3 minutes. Hindi, kung talagang yan ay okay. So, ayan. Pumatak na. 47 Celsius. 47 degree, 51 degree. Ayan. So, running into stress test po siya. Yan. Ang ano lang dyan, sana yung hindi masyado tumagal yung paggamit ng customer. Yung GPU chip niya hindi umangat. Kasi pag overheated na kasi, naluluto na yung kanyang balls. Aangat yan or magkakrack. Pag ganyan, so, pag namatay ito guys at nire-repair natin, ang last solution dito, nire-reflow ko yung kanyang GPU chip. Anuhin natin yung pinakahinang. Palalambutin na natin lahat. As in, para maging yung crack niya, mawala. Bumuo ulit yung balls niya. Bumilog. Yan, lalagyan natin ng plaques para siya bumilog.
Kasi pag walang flux kasi pa nag-reflow ka, walang flux. Crack pa din yan. As in, crack pa din. Ang hinang kasi, ang sordel lead, pag po yan nilagyan mo ng flux, ayun, namatay. So, hindi ko nakita yung temperature. Ayun, possible. Kung ano, nagka-problema yung kanyang... So, check naman natin yung VRAM. Memory. Ay, check natin yung memory. Baka may failure sa memory. So, try natin. Ah, anong nangyari? Parang nag... biglang nawala yung power. Ano bang nangyari? Ang display? So, nawala po yung display. Ah, nawala siya yung display. So, overheated po siya. So, try natin i-restart. Check natin yung memory niya. Mag-display kaya siya ulit. So, wala na siyang display. So, mukhang hindi doon ang problema. Nangyari? Wala siyang display. Baka yung ating cord. Paltan ko yung cord ko. Asa na yung aking DBI. So, lagay natin sa ano onboard kung magdi-display. Kasi pag not detected siya. Ah, okay. So, nawala ang video card po. Hindi na-detect. Not detected na siya. Eh, ibig sabihin yan, pag not detected, kasi nag-stop po yung fan. Pero may display dun sa ano. Ayan. So, turn up muna natin. Okay. So, may problem talaga siya. So, alamin natin yan kung ano yung problem. Nagpa-power loss siya. Ang gagawin ko dito, guys, titingnan natin yung ano. Then kapag ano, i-reflow ko yung GPU chip. Chip guys, pre-flow. Kasi sa inspection natin sa ano kanina, wala akong nakikitang ano. So, ayos ko lang yung ano, baka sasaksak ko. Kasi medyo naglulo ko din itong aking saksakan eh. So, power on natin siya. Hindi natin magdi-display. So, hindi umiikot yung pan. Pan at spinning. Okay, so, dead siya. Nawala na yung ano niya. So, hindi na naikot yung kanyang pan. Not detected na siya. So, may failure tayo. So, possible na damage yung kanyang ano yan. May na damage talaga. Either VRAM. So, hindi natin mare-read yung VRAM. Kasi, not detected na yung GPU. So, patayin natin. Tayo dito sa working station. So, hindi na siya na-detect, guys. Detected na siya. Pag ganitong na-detected, yung kanyang 1 volts, dead yun. So, pag mainit siya, so, yan. Kasi na ba tayo dito?
So, tatry natin siya dito ulit. Magdi-display. Try natin dito. No, hindi na-detected na siya eh. Tingnan natin. So, let's power on. Okay, may display dito. So, gamitin natin ang thermal camera. May overheated parts. So, may overheated siya dito. Tsaka dito. Ano yung nasa ilalim? So, overheated yung sa may pan. So, may nag-overheat dun sa likod. So, dito. Pan lang yung nandito, pero overheated siya. Tapos, dito. Ayun, namamatay na siya. So, yan. So, dito at saka dito. Matay na siya, guys. Oh. Yung pan niya, namatay na. So, alamin natin kung ano yung main issue niya. Namamatay siya doon. So, remove natin ulit. So, hindi pa nata... Hindi pa doon natatapos ang issue. Dumikit naman yung kanyang face. Kadikit yung GPU chip niya. So, overheated yung parts dito. So, walang iba dito. Wala yung nag-overheat siya dito. Sa part na to, tapos dito. Eto, okay lang to. Nag-overheat talaga to eh. Kasi ito ay 11 volts at saka 5 volts. So, dito siya. May init ito. Okay, try natin. So, temperature.
ano natin yung temperature, share natin. So, ayan. Temperature reading. Okay, so tingnan natin. So, may pass overheating. So, ito siya. So, nag-overheat itong dito kanina. So, ang temperature 58, yan yung GPU chip. So, ito, okay lang naman to eh. So, 70. So, hindi pa siya nagsashutdown. So, lagay natin. Kasi ano pa lang nagsashutdown na siya eh. Kanina. So, experiment natin siya. O, testing. Not experiment. So, lagay natin ang cooler. Para mag-transfer yung heat. So, hindi naman siya namamatay, guys. So, try natin. Saan ba? Baliktad yung ating ano. So, pakita natin sa kabila. So, yan. Kasi namatay siya kanina eh. Yan. Ayan siya. Tingnan natin naman kung mamamatay. Nawala yung display niya kanina pag nakalagay yung pan. Tingnan natin. May problem ba ang pan niya? So, check natin na hindi siya namamatay. Check natin, lagay ko yung pan. Kung shorted ang pan niya o hindi. Or ano siya? Change value na yung kanyang IC ng pan. Ayun, namatay siya. Nawala yung display. So, yung bench. Yan, namatay siya, guys. So, ibig sabihin, nagsha-shutdown. Kasi check natin yung voltages niya. Sa voltages tayo. Namatay yung ano eh. So, kung naapektuhan ng kanyang ano? Baka napektuhan yung kanyang GPU chip. Ay. So, voltage. So, okay. So, yung B-core niya. So, okay, dead yung B-core. Yung B-core voltage niya. Yung VRAM niya, dead din. So, 1 volts niya. Okay, dead. Dead ang 1 volt. Okay, nag-dead siya. Ayan. So, dead, totally dead yung ano niya, power sequence. Secondary power sequence. Ayan. Ang natitira siguro yung kanyang 1.8. So, check natin. Oh, ito yung 1.8 volts niya.
dead din siya. Wala, dead din. Okay, turn up na natin. Wala nang power sequence. Remove natin to. Ang gagawin natin dito ay replow. Busy option ay replow. So, isa pa. Isa pa nga. Power on. So, ito yung check natin yung voltage. Oh, dead na siya. Ayan na mag-on. Wala, dead. So, 1.8 volts. Ito yun eh. Palamigin muna natin. Palamigin ko muna siya, guys. Then, hanapin natin. Ito yung 1.8. I think ito. At tapos ito yung 1 volt. So, ngayon dead siya. Baka sira, nasira na yung chip niya. Possible. Baka nasira. Kasi ano nga siya eh. Yun yung naging ano, issue niya. Mali yung pagkakalagay ng mga thermal pad. Masyado siyang mataas. So, ito na po yung ating update sa nire-refer po natin na video cards. So, yung Galax. Ang ginawa ko po dito ay ni dahil kahit wala, kahit walang load, walang stress test. So nagpo-po yung display. So dahil nga doon sa paglalagay ng maling thermal pad. So ang ginawa ko dito, sinalang ko doon sa rebooling machine sa ano natin, sa machine. 'Yan yung machine na 'yon. Yung may ilaw na 'yon. So sinalang natin doon. Tapos na-replow natin yung chip. Kasi possible nga umangat nga yung kanyang balls, yung mga balls niya. Dahil doon sa overheated sa maling paglalagay ng thermal pad. So ayan, so working na po siya. So running on stress test. So 26 minutes na po siya. Halos kalating oras na po siya nagra-run. So hindi naman siya namamatay. So okay na siya. It's working fine na po. Ayan. So yung ating temperature, GPU temperature po ay 73 degrees Celsius lang siya. Ayan. So napaka ano lang po. Yung ano niya, GPU load niya, stretch na stretch. Stretch lang siya yung kulay red na makikita niyo. So stretch lang siya. Ayan. So this is a Galax, Galax GTX 1650 TU117 na po yung GPU chip niya. Latest version na po siya, ang hindi lang latest sa kanya is yung memory. So DDR5 pa rin po kasi siya, Samsung 4GB 128 bit. So ayan, hanggang tuta OC po ito yata, ang nakalagay po kasi ay OC. So hanggang 2000 yung kanyang ano eh, memory clock. So ibig sabihin mataas siya. Yung iba kasi 17 lang eh, mga ganyan. So ito mataas na yung clock dahil siguro dun sa kanyang GPU chip. Kasi TU117 siya, latest version na po siya, guys. Ayan. So hindi man siya latest ngayong taong 2022. So basta latest version pa rin po 'yan. So ngayon ay December 15 po, 2 PM na po. So ngayon stress test natin siya. It's good na po, it's working fine. Ayan. So na-solve na po natin yung ating issue na nag-shutdown. Every minutes lang po, seconds lang kapag power on. So yung kasi yung issue na inano ng customer natin. Ayan po, solve na po yung problem. So na-solution na po natin. So anong nangyari kasi, mali po kasi yung pagkaka ano nung naglagay ng thermal pad. Ayan. So, simpleng mali lang. So, masisira po yung ating video card. Ayan. So, pinalta na natin siya ng thermal pad. Ayan. Tapos, re-thermal paste na po. Ayan. Tapos, replow yung GPU chip. Para yung balls, talagyan natin ng flux. Para maging sariwa yung pinaka-balls niya. Kuminis. Yung crack mawala. Ayan. So, okay na po siya, guys. It's working fine. So, may next repair tayo dito, yung Galax. Gigabyte naman po. Ito siya. Ayan, so, this is 4GB lang siya. OC din siya. Super. Galax 1650 siya. Super. Kaya lang DDR6 na po to. Yung ni-repair natin na yun is
1650 rin, pero DDR5 siya. TU117. Ito naman ay, alam ko, ito ay TU116. Itong GPU chip na itong isa na ito. Pero DDR6 siya. Super po siya. Gigabyte. So, ayan. So, yan yung ating next repair. Na-repair ko na po yan. Alam ko po may video na. Ay, sorry. Na-repair ko na pala po ito, guys. Ito ay shorted. Ayan. May video na po pala tayo nito. Anong next repair? So, na-repair na po natin ito. Ayan. So, may video rin po tayo nito. Gigabyte. So, nandyan siya. Sa kanina pa yung na-repair. Kasi naantay ko yung reply ng customer nito kung sakaling i-re-revol. Ayan. So far, good na po siya. It's working fine. Hindi gumana sa reflow. Ayan. So, okay na siya. So, ayan. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ang workshop picks, video card repair. So, punta naman tayo sa susunod na repair. Okay. Sa mga bagong salta pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakiclick na rin po ng notification bell. Okay. Sa lahat po naman yung mga question, tanong. So, PM lang po kayo sa Facebook ko. Then, chat lang po kayo. Comment lang po kayo, nagre-reply po ako pag may time po tayo. Ayan, so by the way, sarado tayo ng, baka po magsara, baka lang po. Baka po tayo mag-close ng December 26 hanggang January 2. Ayan. So yan lang po. Salamat po sa inyong lahat. See you on the next my video. Bye-bye.